Ito pala, yung dumalaw yung CHR, nakita ko lang to, gusto ko lang kapon pa ito eh. Dumalaw yung CHR dito sa bayan muna, nakaready sila oh, may tarpaulin sila, kumpleto sila. Ang taray yan oh, kumpleto sila. Oh, di ba? Ibahin nyo sila. Oh. Ito naman si Sarate. Saan nakipagsubo pati itong mga komunista sa pakapagpasok sa gobyerno? Do you think that we stop there? I said you are a member of Grant's conspiracy of communists. Lahat kayo. The act of one is the act of all. Ikaw, Zarate, bantay ka. Medyo. Sabi nyo, paalis na ako? Well, really? Oh, ganda ng sagot ni Pangulong Duterte. Kasama po dyan si Representative Zarate at yung mga Kabayan Black. Hindi naman kabuuan ng oposisyon. Kasi matagal na sinasabi niya na yung mga Kabayan Black may personal knowledge siya na talagang kabahagi yan sa conspiracy ng CPP-NPA. Ganito ho yan, ha? Meron ho kasing balita. Ito, lumabas lamang po, ha? Hindi ho sa akin ito, balita na lumabas na itong anak daw, di umano ni Zarate, ay nasa ibang bansa. At di umano, ha? Pinagpapaaral daw ito ng ito according kay ano sa ating pangulo, ha, ito'y pinag-aaral daw ito ng komunistang grupo sa ibang bansa. Okay? Eh sabi ko nga, let's see. Eh obserba natin kasi nung tinitingnan ko, sinasabi nung iba na wala namang kasing sapat na saan paano makakapag-aral yung anak daw ni Zarate sa ibang bansa. Eh gayon pa mang ganito lang ang ano, 'di ba? Sinasabi pretending na mga mahihirap itong mga Makabayan Black na ito, walang pera. Pero paano, bakit yung mga anak nila ay nakakapag-aral sa mga magagandang school? At isa na nga daw dito, I'm not sure, na yung anak ni Zarate sa ibang bansa pa nag-aaral. So ang balibalita daw, di umano, ito'y pinagpapaaral ng counterpart ng CPP dito. Na sinasabi ni Pangulong Duterte na ito daw ay membro ng CPP-NPA. Hindi ako nagsabi, si Pangulong Duterte, kinu-quote ko lang siya. At meron daw alam si Pangulong Duterte. So, hindi ko natin alam. Commercial uli, host. Commercial, wala naman nagpapakommercial. Huwag naman kayong ganyan. Pag may nagpakommercial, magko-commercial tayo. Ay, Olive of Precious, Sir Banan, ano po ang size ng shoes nyo? 12 po ako. Malaki po ang shoes ko. Ibig sabihin nun, malaki ang aking paa. Kayo, ha? Ang lupit na itong sinabi ni Pangulong Duterte. Ikaw, Zarate, bantay ka. Medyo. Sabi nyo, paalis na ako, ha? Well, really. Ayun lang. Good luck sa iyo, Zarate. Akala mo, paalis na si Pangulong Duterte, ha? Sige, sige lang. Okay, wala. Irit ka pa. Ito si Sarati, sa totoo lang, hindi ko maintindihan ng ano, pag-iisip nito, eh, di ba? Si Pangulong Duterte kasi hindi naman magsasalitaya ng walang alam. Remember si Sarati's taga Davao. Diba, kaibigan nga ni ano yan, ni Carlos Munde. Taga Davao yan. Alam ni Pangulong Duterte ang karakas ni Sarate. So yung mga pagde-deny ni Sarate, eh alam na alam ni Pangulong Duterte. Kaya antay lang kayo dyan, ha? Oh, ito naman iba. Baklava is dessert ng Turkey. I love that. Oo nga, gusto ko yon. Baklava. Bukas kaya magbaklava ako. Magano ako, Turkish coffee. Magbablog ako. Gamit ang bagong bigay na camera ni Sir Randall Bunagan. Pwede na akong lumabas. Bakit? Wala akong COVID. Nag-test ako kaganina at ako ay negative. Ha? Loren Hess, nababasa ba comment ko? Hindi po. Sorry, hindi ko po nababasa. Ayun, baklava dessert ng Turkey. Ayun nga po, nabasa ko na po. Sorry po. Ayan, sabi nga nila, si Zarate, booking na yan. Tanungin ko nga ako kayo, sa tingin ninyo, saan nakuha ni Zarate ang pera na pangpaaral di umano ng kanyang anak sa ibang bansa? Ha? Di umano pa lang ito, hindi ako sure. Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin ninyo? Baklava si Titi. Ay, hindi ko po sure.
Lendro. Paano nyo nasabi na baklava si Tipi? Baklava ho yung dessert. Okay, baka mamaya ha. Ano nga, gaano kalaki ang shoes mo? Kasi I know you like Skechers, di ba? Skechers ko po usually 11, minsan 12. Ganun po. 11, pwede na po 11. Kasi yung 12 pagka Jordan, yun eh. Kasi sikip-sikip ng Jordan. Ewan ko ba bakit ganun? At matigas siya. E yung Skechers 11, sakto na yun. Huwag naman kayong ganyan. Kayo naman. Papamaskuhan niyo pa ako. Yanghiya naman ako niyan. Huwag ganyan. Huwag ganyan. Ha? Anyway, magtatapos na po tayo. At itong gusto ko lamang po i-share sa inyo itong pagtatapos natin na ito. Na sana ho eh maging ano. Alam niyo ho yung nangyari sa ating bansa. Yung, di ba, nagkaroon ho ng lockdown. Eh, maganda ho ang nangyari dahil kahit papaano. Okay? Masabi man natin na hindi maganda na meron tayong COVID, hindi maganda na nagkaroon ng mga namatay, nagkaroon ng sakit. Pero always remember, God is not allowing these things to happen without any purpose. Yan lang lagi nyo tatandaan. Whatever happened to your life, God has a purpose for that. Okay? One of the purpose of the Lord, minsan, pagka may mga nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, isang purpose niya sa atin is tinitest niya tayo. Anong ibig ko sabihin? Is that true? Totoo ba na tinitest tayo ng Panginoon? Yes, opo. Alam niyo na ang Panginoon po, ilang beses niya ho, even Abraham, tinest niya ho siya, di ba, na ialay nga si kanyang anak na si Isaac. Bakit ba? Bakit ba tinitest ng Panginoon ang tao? Ito nga, oh, basahin ko lang sa inyo. Fire tests the purity of silver and gold, but the Lord tests the heart. Kaya nga sabi rin sa James, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Okay? Sabi pa sa James 1 verse 12, God will bless you. If you don't give up, your faith is being tested. He will reward you with the glorious life just as He reward everyone who loves Him. Alam nyo kung bakit tinetest ng tao? Alam mo, iniisip ko yan eh. Sabi ko, bakit ba? Bakit mo ititest ang isang tao nang walang dahilan? Diba? Ibig sabihin lang ho nito, sa totoo lang, meron nung dahilan ng Panginoon. Alam nyo kung paano ko maihahalimbawa. Minsan, ang test, eh nagpapakita lang kung ano talaga ang laman ng ating puso. Kung ano hong laman ng ating, o yung masasabi nating kaugalian natin. Minsan kasi ho, hindi natin makita. Tayo mismo, hindi natin makita ang sarili natin until i-reveal ng Lord kung ano talaga yung laman ng puso natin.